Madami talaga dito sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling motor. At dito sa Pilipinas, talaga namang napakadami mo na mapagpipili ang mga motorcycle company. And alam naman natin guys na meron na ring mga China bike dito sa Pilipinas na pwede nating pagpilian, kasi ang mga China bike guys ang isa sa mga motor na mura din talaga at abot kayang presyo. Kaya lalo talagang dagdagan ang mapagpipili ang mong brand ng motor, talaga namang marami kang pagpipilian. At dito sa atin guys, alam naman natin na madami na rin talaga ang nahihilig sa dual sport na motor. Yung motor na pwede siya sa off-road gaming. In other terms is adventure bike. At dahil talagang madami nang nahihilig sa ganitong kategory ng motor, naglabas na nga rin po ang mga China bike na ganitong klase ng kategory ng motor. Kaya nga dito sa video na to guys, is yan po ang ating pag-uusapan. Ang China bike nga po na ADB 125cc na pwede nga pong pang off-road gaming. At ito nga guys is talaga namang napaka-forma din talaga ng kanyang physical appearance at hindi gana maangas. At dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang kanyang specs, features at kung available na ba ito dito sa atin. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Rusi ADB 125cc, ang kanyang tindigan at ang kanyang postura. Pero dito nga po kay ADB 125cc ni Rusi is meron lamang po siyang mga ilang pagbabago, katulad na lamang po ng tuka niya sa unahan at medyo upright position din po talaga na handlebar niya. At sa kanyang elbow na napakaangas nga po ng pagkakadesenyo na parang nga pong enduro bike ang style niya. At dahil nga nakadesign ang motor na to sa off-road gaming dahil dual sport nga po siya, kaya nga rin po ginanyan po ang style ng elbow niya para iwas yupina din po kapag dumadaan sa mga malulubak na karsada or mga babatong daanan. At kita din talaga guys sa kanyang physical appearance na meron talaga siyang maangas na postura, magandang tindigan at syempre bulky style, pero maliit lang po ang motor na to guys. Kaya talaga namang napaka-unique niya tignan and syempre pwedeng-pwede po siya sa mga lady rider at mga beginner na mag-aaral pa lamang po magmotor. Itong motor nga na to na ADB 125cc is ang kahawig na kahawig po talaga ay si Korak 110cc ni Rusi. Ngayon baka matanong muna ko, mahirap i-drive yan sa mga matatangkad na tao kasi baka mauntog sa tuhod yung handlebar. Well, for my personal experience guys, nakapag-drive na po ako sa personal ng Korak 110cc ni Rusi at talaga namang napaka-comfortable ng kanyang body posture. Talaga pong hinding-hindi ka mahihirapan. Ako po is 6 flat at dun po sa motor na Korak 110cc hindi po talaga ako nahirapan na imaneho ito partida guys, ha? May angkas pa po ako nun. Kaya talaga namang napakasulit talaga guys ng motor na to, itong ADB 125cc ni Rusi. Ngayon ano nga ba ang meron kay 125cc ADB ni Rusi? Ano nga ba ang kanyang specs, ang kanyang power output at ang kanyang mga features? Ngayon guys, yun ang ating mga pag-uusapan. Pagdating nga guys sa kanyang engine specs, meron nga siyang 123 cubic centimeter engine displacement na single cylinder, their 4-stroke single overhead cam with 2 bulbs. At pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka-carburetor type pa po at ang kanya nga pong cooling system is naka-air-cooled engine. May sukat nga po na 54mm by 54mm ang kanyang bore and stroke. At pagdating naman sa kanyang compression ratio, may sukat ito na 9.0:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output, pag-usapan natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po
sa kanyang maximum power, meron nga po itong 6.3 kilowatts at 7,500 RPM. And meron naman siyang maximum torque na 8.8 newton meter of torque at 5,500 RPM. At para nga po sa maximum power and maximum torque na yan guys, okay na din at hindi ka na rin talaga mabibitin para sa isang 125cc cubic centimeter engine displacement na motor. Talagang ibibigay din talaga nito ang hinahanap mo na arangkada. At syempre guys, pwedeng din talaga ito sa mga lady rider dahil ang maximum power niya po at ang kanyang torque is sukat na sukat lang po para hindi din sila mabigla. Katulad na rin po sa mga newbie na mag-aaral magmotor. Pagdating nga guys sa kanyang transmission gearing, siya nga po is naka 4-speed gearbox at hindi po siya guys naka semi-automatic katulad mo ng ilang mga 125cc ng ibang brand. Siya nga po guys is ginagamitan po ng clutch. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga po itong sukat na 120 by 70 by 12. At sa likuran naman guys, may sukat nga po ito na 130 by 70 by 12. Kaya ang motor na to guys is talagang mababa lang dahil po siya is naka 12 inches lamang. At pagdating nga po sa kanyang wheel, siya nga po guys is naka spokes wheels. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang mga braking system. Ito nga guys is naka disc brake po sa unahan at naka disc brake din po sa likuran at 125cc lang po ito, kaya makakaasa ka na ang kanyang braking system guys is talagang malakas. Meron po siyang malakas na stopping power. At dahil off-road gaming din po ang motor na to, maganda nga po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po guys is ginamitan po ito ng inverted fork na suspension at monoshock naman sa likuran na talaga nang makakaasa ka na meron pong magandang play ng suspension, lalo na nga po kapag idinaan mo ito sa malulubak na daan. Very unique din talaga guys ng stock ng kanyang tires na talaga namang ready to off-road na rin talaga po, at ang kanya nga pong headlight na naka LED na po na talaga namang napakaangas ng pagkakadisenyo. Ngayon ang tanong, meron na bang Rosie ADB 125cc dito sa Pilipinas? Well, ang sagot dyan guys is meron na po. Pero nga po, ang naan dito sa atin is for demo unit pa lamang po. Kaya dahil demo unit pa lamang po ang naan dito sa atin, ang kanya nga pong presyo guys is wala pa pong nilalabas. Matagal tagal na din talaga guys na naging demo unit ang motor na to dito sa atin. Sa ngayon nga guys is ito lamang po ang muna ang aking mabibigay na information about sa bike na ito. Kaya sa ngayon is wait muna po tayo. Kaya talagang inaabangan din guys ang motor na to ni Rosie, kasi isa din talaga to sa unique na disenyo at meron pong maliit na design na talagang pwedeng pwede sa beginner. Ang Rosie ADB 125cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo din i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy boy. Thank you.